Barja, si Kaidik, si Magsanok, si Strotres yung isang guwara. At wala siya ang dito. Sa pangkakay na yung Filipino game, naglaro si Frank Dinev dahil hindi nga rin po nakapaglaro si Frank kumarin because of that injured foot left back passer yung po na hindi na yung problema. And from the outside, ito master na master shot ito ni Jorge Dinev. And Chen is very creative in being able to get the ball galing sa strong side papunta sa weak side, especially when there is a double team, and that is something that San Miguel must be aware of. Doon nakakaroon ng punto si Peter Naron at saka si Jojo Lim. Ito po ka sa gilid pero hindi titira, si Jojo Lim magtatrabaho on both ends of the court dahil kailangan niya pantayan si Alan Kaidik sa kabila. Strotter, second shot of the ball game. Hindi takot tumira ito, Doc. Well, this one, libre-libre siya. And it's a very good shot selection. Hindi katulad nung unang tinira niya, medyo pilit, no? Dahil, I think, under time pressure, nobody closed the gap. Sabi Parks, get it. Ipilip ka, napakabilis bumaba sa defensa. Over the gap nila. And they protect against the fast break very well. They've got young players that can play, so it's very important, no? That's part of your defense. Strotter, Kuko Idik. Bukas sa ilalim, and Alan Kaidik. Ginawa niya yung dapat gawin. Which is coming into form, but he can really fake players. Lagay ko yan ang costume niya kapag nandun siya sa isang trabaho niya. Which is konsehal ng Quezon City. More and more, magandang gabi po sa lahat ng nakapanood ng main game sa araw na to. San Miguel at sa Castle magtatapat ang team standings natin. Makikita natin ang San Miguel at sa Castle magkadikit sa ibang Castle. Nandun din ang Sangkis, kaya matigas-tigas po itong grupong to. Pati Santa Lucia, nandun din sa grupong yan. Alan Kaidik, escape act. Yun ang sinasabi ko, that he plays much bigger than his height. You know, sometimes mamatay mo si Alan porque payat, you know, he doesn't jump very high. But he knows how to get to the basket and he really uses his intellect, his basketball sense. That's going to be a hard double team. Ito, pinitabi yan. Bukas yun. Kita mo yan. Yan, maligo. Dahil na ba? Katulad ni Senator Freddy Webb, yan, kilala. He was not known for a good shooter, pero ang sipag pag-insayo niya. In the end, he started practicing from the outside. Sa mga tayo po, ginamit ang kanyang takso, but I would rank na hindi ko was very good. I think, with them na dalawa, nakilala sa Chris Pang, ngunit nagbigay ng championship sa UTEC. So, yes, kaya ngayon, hindi makakalimutan championship na yan. Yes. Meanwhile, maganda labanan talaga rito, Gino. 9-0 lang ating count until that shot by Bobby Parks. Expected yata natin talagang ganitong digdigan ng labanan na yan. Ironically, itong player na nasa free throw line started his career, yung PBA career niya, San Miguel. With San Miguel, no? 1986 yun, 1987, no? Last 87. Conference. And injured nga po ang kanilang import na si Dennis Hobson. Saka papalitan na yata, no? Meron na yata ang dadating ang pangalan si Jojo English, who I understand is also a very good player. Scouted by Norman Black also, no? Probably thought of bringing him in. Pero mas gusto niya si Strothers eh. Sa work ethic and attitude. Magandang ginamitin ang tinatanong mga ito sa mga players sa tapang San Miguel. Ano bang klaseng mananawin ni Strothers? Ano bang ugali niya? Sabi nila, kung ugali lang daw, gusto na lang import dahil at least nakikita nila na hindi na nagtatago ng Kiko Manes din ang Toyo. Hindi ba at least yung kalabasa? Okay. Pero mabuti yun, no? That's a very good insight na nabibigay mo sa ating mga tagapagsubaybay dahil, you know, those are interesting bits and pieces na sometimes the fans do not know what happens in practice. Kaya nung klang kay Johnny Aparientos and maybe Jeffrey Carriazo, yung mga mahilig gumagampot ng mga loose balls. Eh. Sobrang sipag nila. Samantala, speaking of shooting, ito si Arte La Cruz. Hindi nga niya tinake strong to the basket, but he tried the shot from the outside perimeter. Nakatulong yun. Ay, baba yung lamang to just 2 points. Kanina nakita natin si Peter na doon. He will be seeing action later on. At ang kahalagahan ng isang assistant coach ay hindi natin mai-explain dito. Sapagkat doon nakikita ninyo, hindi pa mong pumapasok. Ngayon binibigyan na ng pointer. Samantala, Jojo Lim scores his 4th point of the ball game. And besides, for the Shell team, personally, Lodis, si Calianta is not only like an assistant coach, he's also a great physical therapist, no? Yan ang major niya, eh. Taga-UP yan, at marami-raming produkto ang UP na nandito sa loob ng court ngayon. Samantala, si Asay Tono, makakakuha ng foul, kay Benji para sa Galing UP. Unang foul ito ni Benji, 5-25 dito sa ating first quarter. Kami ni Dr. J ay magpapalik. Generasyon. Umapaw ng beer. Okay, we first 6 minutes and a half of the ball game.
marami tayong mga kupo na nakikita dyan, hindi nakakascore ng ganito karami almost. And he's shooting 1 out of 5, Dr. J, dito sa first quarter. Masyado siyang malayo sa basket. He's got to get a layup for himself, no? Para medyo magkaroon muna siya ng kumpiyansa. This is his, what he's trying to do, is get a layup. Narinig ka? Ang lakas na ting. May A-man resurrected, sabi nga natin dito sa kanyang paglalaro sa PBA. Ibibigay naman kay Lamont Strother. So, Lamont Strother has seen two defenders ranged against him dito sa ating early going. Problema ni Strother, he doesn't have kumaren, wherein he can get to the low post like this. This is 2 points. Automatic yan. No way Tixo can guard him. Magaling ang mga bikarano ng San Miguel. Alam nila kung sinong aatakihin. Correct. Alam nila kung sino yung malamig. At knowing Tixon, mahirapan. Kasi ito, kitang-kita nyo, angat na angat masyado yung import. Unang-una, mahirap na magbantay ng import. Then you're gonna have a guy who's about 5-6 inches shorter than he is, try to guard him, and he's about 30-40 pounds smaller. Talaga mahihirapan niya. All of a sudden, San Miguel is on top by 2 with 3 minutes and 15 seconds left. Look at that rotation on defense by San Miguel. Libre man si Jojo, nandun si Alan. Lim has 6 in the ball game. Kitang-kita mong in-scout ng San Miguel ang formula siya sa kanilang pag-ikot ng bola, pero nonetheless, yung pinakamaliit na butas at scrambling defense ng Shell, ginagamit nila early on, tira sa labas, finally. Yeah, pag naka-layup ka na, naka-shoot ka ng mga free throw, so yun. Parang yung stroke yan eh, nakita niya yung stroke na hinahanap niya. Ito naman ang stroke ni Tixon, wala pa, malamig pa, and Nelson Masaitono all along for the rebound, pitch to Alan Kaydick. Kaydick, one of his four, puta pa. Well, he'll take that. Nasubo na siya noon eh. Noong nakita niya si Tixon, pumasok siya, pero hindi niya akalain. Nandiyan na pala si Benji Paras. Tapos ang boxing. Huling-huli. Ito si Bobby Parks. Mahuhuli ba? Hindi. Inilapag ang bola sa labi ng ring, and Bobby Parks has 8 points in the ball game. Tabla sila ni Lamont Strothers, at tabla rin ang ating laban sa 19 pareho. 2:09 left. We'll have no dead ball situations, kaya hindi pa tayo inaabot ng timeout ng isang kuponan, yung San Miguel Pier. Wait for the next dead ball situation. This is Strothers, si Luz de la Cruz, no? Meron sana siyang shooting opportunity, pero pinasap niya, pumasok niya. Pero ito ni Strothers, yung sinasabi ni Dr. J na kapag ka nakuha mo yung groove mo, tuloy-tuloy ka na, lalo na kung scorer ka. Lamont Strothers, unknown scorer, pamula nung siya lumanding dito sa Pilipinas. Correct. Even yung mga pre-exhibition games, no? Paras. Benji Paras nice. Taking it strong. He has not played this well in the first quarter. Bilis nung last. San Miguel has a foul to give. Ito binigay. Benji Paras missing. Ito si Lamont Strothers. And San Miguel will take that final shot. Well, mangyayari dito, magkakaroon tayo ng extra timeout mamaya dyan dahil hindi nagamit yung isang timeout dahil sa wala pa. So far, pwede pa magka-foul dito, pero so far, wala pa. Ito, umatake. Bukas. Si De La Cruz short on that shot. At magtatapos, mga kaibigan, ng first quarter to score 21-21. San Miguel at San Rachel in a stalemate. Magpabalik na pabalik. Rumibang dahil kinoconcentrate niya, i-box out si Bobby Parks. Ito, Bobby Parks shooting a pass to Naron. Si Naron yung pinasok sa ballgame, yung pagpalta si Jojo Lim. Pumasok na rin si Victor Pablo. Tixon, 3-point shot. Yun, ang stroke na hinahanap niya. Triple V! Richie Tixon. Yes, ang mali nila doon ni Bong Alvarez, pumunta ka agad siya sa pwesto ni Bobby Parks na hindi pa pinababa ni Bobby Parks ang bola. So madali sa kanyang pumasa dahil face basket siya. Alam niya ano nangyayari sa court. Rick Nadise with a short jump shot but recovers his own miss. Pero natapik yung bola from behind. Si Nelson Saitono ilalabas. So mabagal-bagal ng konti itong San Miguel dito with Franklin acting as point. Pulistico, Dignadisi, and Paul Alvarez and Strothers can run. Si Franklin hindi naman kilalang push point guard dito eh. Yeah, but he can be there in the middle and just get the ball to the net. Dalawang butata na ang binibigay ni Benji para sa mga players ng San Miguel. Damang po ang Shell ng tatlo, 24-21 sa ating second quarter. Ang gulo ng San Miguel in that last play dahil lima sila, tatlo ang binabantayan. Yung dalawang nasa puti sa kabila eh. Walang nakabantay. Tixon. Well, si Tixon, hindi ko malaman kung nakakaramihan ng mga players na bumabantay kay Richie Tixon. Parang hindi pa rin binibigyang respeto rito sa batang to, pero yung batang to kaya kang patayin. Strothers, putata na naman. Third block of the ball game kay Benji Paras. Bukas si Alvarez sa ilalim. Tira niya, tirang takot. He recovers, ibabalik niya. Nakatalikod sa basket. And talking of tenacity,
and skying high up for that rebound si Paul Alvarez. Pinakita sa atin na siya pa rin ang isang pinakamalalakas na bundag dito. Well, obviously, Chile is complaining that maybe the first shot of Alvarez, if it was not blocked or touched by an opponent, should have been called for a traveling if he came down with the ball again. Pero hindi ko rin masyado makita dahil medyo ang angle natin dito, hindi natin makita kung natapik ng mga white shirts who were really giving him a hard time. Apat kontra sa isa doon sa last play na yun. Ito, si Paul Alvarez, PBA yung record, yung nagkaroon sila ng konting alitan ni nung import na si Dennis Hobson ng Pure Foods, pero ito, naglalaro pa rin ho. Getting to know each other pa itong second team. Hindi pa sila yun. Hindi pa itong team yun. Pero Nixon, another team mo shot, pero ito hindi na madadali. San Miguel is now a very poor rebounding team with Frankie Lim, then Slaughter's having to go out, then Alvarez not thinking of defensive rebounding. So very poor rebounding team. Nixon with back-to-back misses. Aba, yun ang familiar move na pinopularize nung dating import ng Tanway na si David Pope. David Pope. Well, Philip Cesar also. Na he was among the first locals to do that, and then David Pope did that a lot. Ito si Victor Pablo, yung San Miguel defense. Butas na butas. At makikita nyo si Samboy ngayon. Nakikimoda na eh. Doc, nakikiuso na siya eh. Mamaya namin explain ni Dr. J sa inyo kung paano nakikibagay sa moda itong si Samboy. Umatake si Bobby Parks. Ang rebound, hawak na, nabitawan pa. So another chance for Shell. Bumanat si Bobby Parks, 3-point play. Darating. Nakita mo kung paano hindi nakakatulong si Polistico. Hawak ng bola, hindi na ano. Tapos pag nangyari, foul na naman, 3-point play coming up. Hindi niya mahawakan ng bola. Ito na ang timeout. Sa wakas, tumamit ang San Miguel. Magpapalik ko. Of course, samantalang itong formula, Shell, huwag mong gagawin sa Shell. Lalamunin ka ng buo niyan. Yeah, you know, San Miguel just really went to sleep in the first 5 minutes of this quarter, necessitating some substitutions. First of all, Polistico taken out, replaced by Babylonia. And Samboy Lim coming in for the other Lim. And that's gonna be right there, 2 points. Sa wakas, nagkaroon ng konting semblance ng Namaril, eh. Nasuspindi ata o na-reprimand ng referee. Binaba rin ba yun? Gusto niyang pagalitan yung referee. Ito si Alvarez, ilalaglag ang bola kay Samboy at instant offense. Kung kailangan mo, kay Samboy ka pupunta. Those are two great teamwork players. Now, both guys can fly and they appreciate each other's ability. You know, when they drive to the basket, they medyo mahirap hintuin yung dalawang player. Alio, pero nabasa. Ang palilakas nila yun ni Spider-Man. Foul. Foul. Ang malagagambang si Bobby Parks. Ayaw talagang bumigil nito, Dr. J. At magaling ito si Butch Maniego kumihabol. Kailangan din ang buluin ito ang 6 puntos na lamang. Yung Bobby Parks sa free throw line, he misses his first. Si Dr. J, master na master. Samantala, Babylonia, Dr. J, dalawang fouls, 2 quick fouls, back-to-back on the big man, Babylonia. Maaga yung shot sa penalty. Ngayon, malamang San Miguel ang maaga sa penalty. Well, that happens in the PBA. Talaga nakikita natin yan. Richie Dixon, si Alvarez ang pantay. Alvarez, ayaw nang walay. Pablo, yung tira niyo, napakahirap pantayan. Sapagat binibitawan niya sa dulo ng ligtag niya, parang yung tira ni Robert Parrish. Yes, correct. Who's gonna play for Chicago this year, huh? And pag NBA pag-uusapan, hindi lang NFL, pati NBA, mapapanood na rin po natin dito sa sasyon itong nagbibigay sa inyo ng PBA Games. Tuwing Lunes, at tuwing Martes, tuwing Biyernes, at saka tuwing Linggo. At ito ba, kita rin ito, kahit araw-araw maglaro ng basketball, makakaskor na si Slaughter. Pero after a long silence yan, Dr. J, first 2 points niya lang yan dito sa second quarter. Mayayari ito because there's gonna be a mystery. There's a lot of motion play, people cutting to the basket. Kung eventually somebody is gonna get free, and usually yung kumakat isang guy like Strotter who's strong going to the basket. Oh, yeah. Madali pang maspatan pagkat 6-2 po yan. Eto, labas. Ako, di ba naman depensa yan? Dignadise was looking at Bobby Parks and not at the guy just behind him who happened to be Jolly Escobar. Pitol lamang ng Shell, 5 minutes and 20 seconds dito sa second quarter. Better start for Shell. San Miguel off to a poor start here, but they're trying to pick up now. Ito yung dalawang manlilipad nagpapasahan. Pero walang nangyayari doon sa ibabaw eh. Well covered mga kaibigan. At ito ang depensa ng Shell, forcing this 24 second shot clock violation on San Miguel Beer. At depensa ng Formula Shell, Dr. J, dito sa first half eh, sasabihin natin, kabilib-bilib tap ng San Miguel sapagat kanina pa silang nagsasabog dito sa end and court na ito. Strotters, dinala na yung bola. Ayaw po binigay. Kanya na sana yung 3-point play, pero hindi pa rin siya ganun kaswerte. Pero nonetheless, nagawa niya yung tama. Magbigay ng konting buhay dito sa San Miguel Beer na mukhang nagkakalat.
Johnny Sumara na nakapagan ng foul. Pero Dr. G, na mimiss din ng San Miguel dito yung kanina. He's a gem to give Alvarez and Samboy. Pero Norman knows that sa second half, he's going to have to judge who. Ng last play na yon, it's a 5-point lead para sa kupunan ng Formula Shell. Bukas hindi ka dito sa ilalim. Butata na naman! And as a team, itong Formula Shell talaga playing heads-up defense. Bukas, ipapasa kay Bobby Park. Kita natin yung bago ka muna ngayong araw. Masususpindi tayo pag ginamit natin. Hindi, kaya nga binigyan na siya ng ibang bola eh. Baka daw sa ibang liga siya maglaro. Samantala, balik sa ligang PBA. Si Paul Alvarez, walang control. Ibigay kidig na DC at ito. Magsaset up muna ang San Miguel. Kanina pa sila nagkakagulo. Samboy Lim open, jumper, wala. Rebound, Bobby Park. Kahit sumakay pa kayong lima, sabi ni Bobby Park, akin tong bola ko. Pero Bobby Park, malamig na malamig, kahit anong mangyari, basta kanya yung rebound, gagawin niya yung gagawin niya. And because San Miguel is independent ni Gino, magkakaroon ng 2 free throws dito para kay Bobby Parks. Try to extend that 5-point lead ng Formula Shell. Coaching si staff. Ito big, si Bobby big, Parks. Ayun, nung kanina, no, dalawang yung backtop in this ball game. He's not only playing offense, he's also playing defense and rebounding for the team. So you're beginning to extend yourself. This is their fourth game. Hindi katulad ng first game yan, fresh ka pa. This is already the fourth game where he's been pushing himself to lead his team to victory. Nakakaramdam na ng pagod. Pahaba ng pahaba yan, no? Well, importante sa kanila, if they keep on winning, they'll go number 1 and 2. So magkakaroon ka na pahinga. But yun, talagang napupwersa sila. Nelson na sa Itono, strong for that shot. Pasa ni Samboy Lim, pero isa naman gugustuhin mo sa San Miguel Beer, kahit na sila ay isang team na punong-puno ng superstar, willing silang mamasa. Yeah, katulad nun, no? Si Samboy had an open shot, pero he elected to pass to an open teammate who was going. May depensa sa iyo, nakatingin sa saan ang bola. Usually, mas magandang pasa yun because the guy is moving to the basket. Kumpare talaga, pamula nung kabataan yata nila, high school pa lang yata, naglalaro na sila together. Then kasama sila sa FU with their couple of championships. They played together sa CRISPA, together with Bong Hawkins na nag-champion. Sila. They were really the big three of that team. So they go back a long, long way. Hindi naman nagkakahiwala yung mga kaibigan. Hindi, kahit mo dito sa loob ng court. That's a great shot. Ito, hindi malaman kung paano nila papantayan ito si Bobby Parks na gustong humiwalay na rin ng Formula Shell dito sa San Miguel Beer. They're on top by 7 points, 3 minutes remaining. Trying to get the ball there. That's going to be a mismatch. Benji really forcing the issue, pero umiiwas siya mag-foul. Pero yung Strotters, napakagaling nung bitin. Yun ang master na master niya na shot. Yung bibitin, hindi mo malam kung kailan niya bibitawan. Warning matala for delay of the game called against San Miguel. Ito, Dr. J, si Norman Black had to make the big decision. Masama nilalaro ni Paul Alvarez. Hinugot niya na si Alan. Pinasok na si Alan. Well, it's down to the last 3 minutes. In other words, he gave Alvarez 9 minutes to play. Now, you know, this is the last 3 minutes. You've got to get to try to get your team back. You were down by 7. Nice steal by Strotters. Habulin ni Paras. Ito, dito pa rin ni Strotters. And Strotters, hand time move. Hindi niya nakuha yung tira. He lost balance. Pero magpapatuloy natin yan. So, bola ng San Miguel. Magbabalik kami. I think the assistant coach, one of the assistant coaches, pero sabi ni Frankie, gusto pa niya maglaro. Gusto niya lumaro. At yan ang ginagawa niya para sa San Miguel. In the absence of Franz Pumaren, si Arjel Acruz bigay kay Strotters. Strotters, foul. Yan talagang kailangan siguro paatakihin na nila yung import. Pero sabi mo kanina, nung early goings, nakita niya pasama yung shooting niya. Parang nandamig o nagahaman siyang bumitaw tuloy. Kita mo, libre na, pumapasa pa, hinahanap pa yung mga kumakat sa loob. And this is coming from guys like Samboy Lim and Alan Kaibig. Kira ng 3 points, karamihan, sinasabi, ilista mo na yan. Pag si Alan, ating main game sa araw na ito ng Martes. Si Strotters, bukas si Samboy. Samboy almost bubbled. They have 10 seconds to shoot. Alam ni Samboy yan, tinignan maigi ang ring, wala. Jumper niya, wala. Nato, si Magsanok, bukas si Lago. And Lago will have this shot. Hindi, ando si Alan Kaibig, yeah, sinundot ni Alan. Pero yung pagkagalitan na naman ito ni Chito Narvaza. Kita-kita mo, pinagagalitan ni Chito Narvaza dito sa kabila yung Lago. Dahil parang hindi malama kung kukunin ko ba yung bola o ihimasin ko. Yun, parang ganun ang itsura ni Lago. Well, we know him to be a great dunker. So he probably wanted to grab the ball and dunk it. Na alam niya, hindi naman siya hinahabol ni Alan. Ang nangyari,
Well, sabagay, you know, he doesn't really get that much play time sa loob-loob niya. Might as well make some impact. Kailangan masama ako sa best play. Eh. Para ma-feature naman ako sa time. But he's not a bad player. I like the way he plays. I think his defense is pretty solid also, no? For a young player. Gusto ko yung athleticism. Correct. El Madlago. Samantala, nag-iikot ng bolang San Miguel. They're down by 5. Bigay kay Asaitono. Asaitono open. Ako, bagsak si Bobby Park. Sila sumalubong siya. Siya sumabit siya sa kanyang kakampi, no? And he came down hard, but he's tough. Nagabog, nataas eh. Pero, makikita mo yung tibay niya. Ito, tutulong siya sa kakampi. He sees the drop off. Sasabit siya dito sa kakampi niya, eh. Oh. Kay Victor Pablo, sabay siya ng tumalun doon. And then Nelson Asaitono, same to Bobby Parks. Tinitignan kung anong naalog kay Bobby Parks, no? Alam mo, vision rin sila. Dapat tayo meron na rin, eh. Really, ah? Malaking bagay, oh, dahil pinanonood nila yung kung anong nangyari. At mga kaibigan, sa Amerika po, meron pang such a thing as a video researcher. Ang team, hindi po yung television coverage. Ngunit yung team mismo, meron niyang mga taga-prepare. Contento na lang tayo. Pinagsatsagaan natin. De, pero kailangan wag na natin i-mention yung pangalan niyan dahil baka tumakbong sila Durbig Lagan. 42-39, Richie Tikson, pull-up jumper, wala, rebound, makukuha na naman ng shell. Bibigay kay Naron sa gilid. Naron, short jumper. Merong tulak si Victor Pablo. At that was a very good shot by Naron. They got the rebound play again 22 seconds ago. They should have put the ball out. Naron took a very bad shot there. Fade away. So sayang na sayang yung puntos na pwede mong isave. Ngayon, nagkaroon pa ng loose ball, foul, penalty ka. Pupunta ngayon sa free throw line. You see that the importance of a point guard, who probably will... If that was Magsanot, give me the ball, balik ulit, set natin, tayong huling titira nito. Pinakamasama, tatlo lamang natin, pwede maging lima, pwede maging anim, di ba? At nakikita nyo, nagdidikit na naman ang mga kilay ni Sports is all about, no? Total control, pero dito, hindi. Kanina, total control ang formula shell, pero down the stretch nitong ating first half, nag-iba. Biglang San Miguel ang nagbuhayan, at it's down to a one-point lead after a high of 10 at 32-22. Terry Saldana kontra kay Asaitono. Supalpal! Yan ang sinasabi natin. Magkakaroon pa ng pagkakataon tumira San Miguel. Pero masama ang pasa ni Art de la Cruz kay Samboy. Masyadong mahina. Oh, gawa na naman. Ito, ibabato ang bola ni Samboy. Last shot. Muntik na. Pantagdag sana sa highlight film. Pero pagtatapos ng ating second quarter lamang, makukunan ng shell. Isa lang. 42-41. Magpapalik po sila po si Jordan Romero sa half. Pero lang. Magsisimula po ang ating second half with the shell on top by just a point, 42-41. At ito pa ang go-ahead. Yes, this is the second half with the shell on top by 1, 42-41. Yun ba yung reflective ng action talaga dun sa yes. First 2 quarters natin? Yes, I think although shell did pull away for a moment, no, eventually San Miguel got the proper players on the floor. And they made that comeback. At saka yung depensa nila nakapaghinto ng bulusok ng shell dun sa last 6 minutes of the second quarter. Ito sa gilid, si Babilonia against Escobar. 8 seconds to shoot. Bigay kuling ni Babilonia. Babilonia, butata! Dabi para. If I'm not mistaken, has what? 3 block shots at this ballgame. Magsanok, triple B, wala. Rebound nila Cruzen. Sabi niya, ang ito, hindi ka makukuha sa akin. Maganda ang pagkanyang boxing out. He made sure that he had Bobby Parks behind him before jumping. So he did get that. Let's see, kung mapablock ka pa nila ito. Dinala na talaga ni Nelson doon sa... Sinubo na doon sa goal. Sabi nga natin, inilagay ang bola. Inilagay is the term siguro, Dr. J, dahil talagang halos sa... Literally, correct. His hands was on top of the ring in that last layup shot. No? Mas malala pa nga sa tanking sa yun dahil yun, napakahirap ng abutin yun. Ito si Benji Paral. Very good shooting yun. Very much improved, no, with his outside shooting. And Shell gets back the lead by 1. 2 minutes gone by dito sa third quarter. Strutters, ayun, naagawa ni Magsano. Ito si Bobby Parks, all alone. Atake, itadak niya. And that is fine. A core back. Sabi ni Bobby Parks. He will feel tonight. Masakit na masakit talaga ang likod mo. Yung dunk na ganun, mahirap gawin at ang ating choice shot. Atin sa inyo ng Gilbis, binigay naman sa inyo ni Bobby Parks. We have Terry Saldana coming into the ball game replacing Jolly Escobar. Trap na naman si Strutters. Ito ang sikreto. Inilalabas nila yung bola. Ginagalo din ang maiki. Alan Gaelic, triple B. Wala. Tipin Art de la Cruz, working hard. Nakuha ni Babilonia. Supalpal na naman ni Benji. That's his fourth
top back of the ball game si Benji Paras. Well, last year sa yung ating naguri ang tapal game natin, and this year maong siya na naman. Benji Paras, yes, he has 4 straight points ng Formula Shell dito, Dr. J. Sabi ko nga, matagal ko na hindi nakikita ng magandang laro ni Paras sa offensa dito sa third conference, but tonight he's really from big time. Benji Paras, sa kalusugan sa lusugan niya ay merong 8 puntos, Dr. J, 4 dito sa quarter na ito. Si Alan Kaidik, yun ang veterano, yun ang dayot. Such a ball fishing for a foul. Nakakuha niya. Dahil alam niya si Benji, umahabol na yung anong ball. Ay, medyo in-in-in-in niya. Parang ipinakita mo na ito. Tingnan niyo. Ibibigay niya kay Benji, iaalay niya. Pero then pagkatapos nun, bigla niyang inusli niya kasi tinago. And obviously, yung instinct ng isang free throw line. Good averages for Alan Kaidik. Oh, 14 points ang nalipot din. Nagkakasuli na naman ang sandigal sa kanilang defensa. Pero buti na lang doon sa last play na yun. Hindi kumasok. Hindi kumana, oh. Hindi na dali si Jojo. Well, dalawang miss na si Jojo on wide open shots. Inilapit niya ang bola. Finger roll. Alan Kaidik. Aysan Botalin. Ito, Tre. That's why, ha? Masyadong, sabi natin, matalino. Si, matalino. Sa basketball. Ang paglalaro ng basketball si Alan. Bobby Parks missing. Rebound na Saitono. Napakalakas doon sa rebound na yun. Kahit siguro isang army, dadali niya sa taas. Ito si Babylonia. Awesome pass by Alan Kaidik. And San Miguel has sprung back to life dito sa second half. Let's display in Evo. With good defense, you get a good rebound. You have a fast break. And this last fast break, apat na local dyan. Schroeder is there in the backcourt. And he was so happy the way his teammates made that play. Dito sa ating third quarter na mayroong 7 minutes and 40 remaining. Kompleto. So it's a big run again by the Beerman who trailed Shell by 5 points only about a minute and a half ago. Ngayon lamang na po sila ng dalawa, no? Ito si Jojo Lim na nandamig bigda dito sa ating third quarter. He started out hot. Si Bobby Park, ating some problems. Palipag si Angela Cruz. Tinulungan siya Nelson Maitono. Oh, some conversations. Pero inis agad ni referee Bartolomé. Tama. Hindi naman dapat patulan ni Una. They take their tickets there. Whatever. So, being a professional, disclosure years. Kasama yan eh. Pero lang kung minumura talaga yung asawa mo, kamag-anak ko, iba yun. Mag-away na tayo sa labas. Kira na yun. Pero as a player, you got to accept. Kasama na yun. No? Don't move back. Asar lang yan. Pero hanggang lang yun. Sila kabila eh. Ito si Stroner. Ipapanda niya sana ang tira. He misses that opportunity. Pero pumunta siya sa free throw line. San Miguel on top by a point. 52-51. Kanyang balikat yung kanyang left shoulder, if I'm not mistaken. And in-advise siya na to work on his shoulders na para magkaroon na itong taon na to. Iba yung hubog ng katawan ni Bobby Park. Correct. Now we have a substitution. Marsan coming in for George. Chief Cowboys kanina. At nagbalik muli sa buhay. Ang ginawa ni Benji Rin. Oh, ito na. Nadulas sa Dr. J. Hindi niya maalaman kung paano niya pupwesto yung paa niya. Walang posisyon. That's a bad pass. Yun naman ang posisyon na mala. Maling-mali. And Benji Paras. Is he open? Yes, he is. For that juice. 54-53. Aba, si Marsan. Ang trabaho niya ngayon. I-account niya dapat si Strothers, pero ipinirik na ulit si Richie Nixon on Strothers. Yeah, Marcel's job is to get it to us post up. But si Strothers, nung unang nakita natin kung saan ang tune-up match, nakala namin na pwede niya maging point guard, pero lumalabas na kapag hanapin pressure pala siya, merong efficiency yung kanyang pag-dribble, Dr. Jay. Talagang mag-agawan siya ni Jay. Wow, okay na kinain ang buo yan ni Jay. Karoon na po ng Martes. Si Bobby Park shooting 2 free throw shots. He misses the first. That's his third miss. At yan ang kanyang anak, si Ray Ray Jr. Yan ang kanyang baby at 3 years old. Eh, Dr. J, mukhang malaki itong batang ito. Well, yes. Carbon copy, no? Make the second. Malakas gumalim sa kanya si Parks. Ang mas maganda ang tempo. Kumbaga, napasubo na lang ito. Bitawan yung kamay. Bitawan yung kamay. Eh taga, magpapatuloy tayo with the play. Lamang po ng dalawa ang San Miguel Beer. 56-54. 5 minutes and 20 remaining. Bobby Parks bumitin sa ere at ayun. Parang ang hirap beginning ni Bobby Parks. He has 23 points in the ball game.
Ako yung dalawang imports, Doc. Ang problema lang nila is if he's gonna push himself here in the third quarter, hindi sila nakakalayo. Hindi ko mga local support. They have a lot of problems. Because maybe very hard to do in seconds to shoot sa Aram Kaidik. Hindi, nabitawan ng bola. Ito si De La Cruz open. Wala. Rebound. Nagtatapikan. And Bobby Park. May konting gulang. Pinakawala na. Ito si San. Foolish. You could say almost foolish offensive foul dahil may mismatch na siya eh. Aantay na lang niya dumating ang bola. Ang wala penalty right now, no, Chino? Well, ito nga, napaamaaga pa yan eh. Nakita natin kanina, at least 3 minutes and 58 pa yung nalalabi nang pumasok ang magkabilang koponan pareho sa penalty. It just shows that they can still play good defense. Alam ko na apektuhan, baka anting-anting yung paglipad eh, no? Yung mahabang meda. Medyo, baka, alam mo, all Samboy has to do, just take it. Yung samantala si Benji Paras ngayon kontra kay Abuda. Nagaw. Ni Nelson sa ito na ang bola. At San Miguel, alos lahat ng ginagawa nila. Tama yata sa loob ng court ngayon. Well, their defense is very good. No? So, pag papabayaan mo. Lumupad si Strotters, and that's the second time that he has missed an opportunity for a three-point play. Yan ang malas na ang local crowd na hindi natin makita. As we see that foul was on Benji para sabay chira mga San Miguel fans because panlima na ni Benji who has really been playing well. What I'm saying is, sabi sa akin ng mga nakapagpanood doon sa Iloilo that, you know, you should have seen Hobson dunk the ball twice over the face of Strotters. Ito, sumabay ng talo. He just went over him and dunked it. Paglaro dito sa number Pilipinas. Number 3 overall, 1988 yata yun, where David Robinson was the first pick. And he did not enter. He went to the Navy. So lumabas na siya yung second pick doon, di ba? Wow, possible. Namang po ng lima ang San Miguel Beer, 6-3 to 58. Naagawan pa si Peter Naron. At pinabayaan na yung bola. And Strotters will go for the slam. Pinapay ni Desma. He's a class A referee because of that. He led that goal because Naron was preempting a foul and he knew what Strotters could do on a getaway. That could really make the PBA what it is. Ngayon, ganda niyan eh. And Bobby Parks losing the ball, foul, bearing penalty, Samboy goes to the free throw line. Medyo kumukulapso dito siya. Naka problema. Ito, Dr. J, nakita natin yung preemptive foul that Naron was trying to give up. Pero sabi mo nga, being a class A referee that he is, si Ledesma pinag- If they were there, you can see, actually sometimes, minsan masama rin yung baka biglang mawala natin. Naron Ledesma. Isang boy. Tandaan po ninyo na hindi pa natatalo ang formula siya sa kanilang tatlong mga laban. Samboy, binigay kay Freddy Abuda. Freddy Abuda! Bonus pa! Jai Bonus! Ang agad basto nito! Double digit advantage now for San Miguel. 11 points and what a run they've had. Now Bobby Parks is going to try to control this lead. Let's go for the last shot. Spread it out. Sumisigaw si Nambasa. Spread it out. Let's get this one-on-one. Ito si Richie Tixon sa ilalim. Jale Escobar, block! And there's a foul. 2 free throws pa mangyayari dahil sa foul ni Escobar. Dahil sa penalty. Wala, itong third quarter obviously belongs to San Miguel Beer who has run back to life dito after being down the second quarter by 10 points, 32-22. Eh, ito pong kumunan ng San Miguel ay nabuhayan dito. At in third quarter, we have the fourth quarter coming up. Matapos ang dalawang free throws na ito ni Nelson sa ito na pa-foul by Johnny Escobar. Ito, ano nangyari sa formula siya? Mukhang nag-well up sila ng todo rito. Well, see, they started committing turnovers, Chino. And San Miguel converted those turnovers, fast break points, good passing, good defense. The second thing is Benji Paras getting that fifth foul. So medyo ilan ko para sa nakaupo rin. Sabi ko na, persado yung laro ni Bobby Parks to keep his team in the game. So ngayon, titira ng 3-point shot na si Tixon. Tixon with a heave and a straight diretso ulit kapos. 71 ng San Miguel Beer. 58 ang formula shell. Papangon pa ba ang shell? The bench because he needed somebody to guide them. You see that 30-16 fourth quarter in favor of San Miguel. Down by 1, all of a sudden they're up by 13. Pero mananatili ang bola sa kanig nila sa pagkakarang foul. Ito nga si Victor Pato na maganda naman ang pasbola kanina, hindi na sinilig. Well, medyo matagal. Yeah. Medyo matagal, you know. Because when Paras goes out, Pablo being their second leading scorer, he got medyo makainin ka niya. Grabyado ka na doon, you know. You've got to cover him defensively, especially throughout the game.
is now being replaced by Ives Dignabise. Hindi ganun kaati yung Bobby Parks sa ring ng third quarter. Alam mo, partner, when you have to push yourself, remember that, masyadong finish this three-point shot, that could get them. When you push yourself, kahit si Jordan, eventually, it's gonna fall on you, no? Kaya may kakampi ka. You've got to ask people to help you. Kapawan, hindi ba yun? Kung yan, kapalang sa Samo ini, hindi kayo siya muna, abuga sa ilalim. Pagbigyan, kaya ito, kaya ito, Samboy forcing a shot. Big break. That's a poor foul by Maroon. Bitin na si Samboy. Hindi niya naman ako. Ano ba yung gagawin niya? Hindi naman talaga mag-foul dito. Pakirahin mo na. No? And yun talaga, pinaul niya. Sinabitan niya. Baka wala nang pasok yun. Although alam natin si Samboy. You can never say. No? Pero pipin yun. That's not gonna be a good shot selection. At out of range yun. Samboy. Hindi mong pagbabalance sa playing time dito. It's sacrificing. You have to sacrifice somebody. This way, Samboy dito sa Bobby Parks. Bobby Parks will turn around. Wala. Apektado talaga doon kung sino. Sa kapalitan niya. Correct. And at the same time, defense has been very tight with about three or two or three players rotating against him. And sa Mike De La Cruz, this quarter is really not a great guy. The ball is going to get fuzzy with him. Ito si Jan Samasaitono. Ayaw si Miguel. And Marco Sinarmasa. Delikadong tayo nila. Magpapalik kami. Nababaon sila. 77-61 po ang ating talaan. Dixon trying a three-pointer na wala. Bobby Park push on the rebound pero tatawagan siya ng pushing foul. That was very clear. Medyo late ang call but he pushed Abuda who went straight up and we could see that. And he was gonna get the 2 points. Now, nagulat rin tayo dahil sana just hit the 3-point shot. But now, he has again been replaced by Richie Dixon who has not been hitting his 3-point shot here in the second half. He has missed all of his attempts from that area. At ito, Mac, ay Dr. J, yun, may halong swerte na talaga. Yeah, long rebound yun. Long shot, long rebound. At the same time, they know how to use the clock since they're leading. Stratus is trying to take it to the hoop all by his lonesome. However, shots where there usually is, could a foul come in, no? It's only Bobby Parks na medyo sumasaksak sa loob. Wala kang Benji Paras. Dumodobula pa, team manager ng San Miguel Beer. Yeah, I mean, he has Sir Art De La Cruz there, so... Of course, Ives would like to keep on playing the way his team is playing. Oo, oh, at siyempre, pag magpapaslo, ganun din ba yung masarap din ang bonus eh, di ba? Natural. It's a two of the biggest budget clubs in the league. Malapit na yung World Series, mga kaibigan. At, New York Yankees is already in there. Atlanta won today, so it's 3-2 for St. Louis going back to Atlanta. Dito naman po sa series na ito, si Samboy Lim bumitin sa ere, bagsak na naman sa sahig. Buo pa ba si Samboy tatayo? Sa palagay ko. And another thing, Samboy is a star. So when he drives in and you give him contact, he's gonna get the calls. Now this is where San Miguel has gotten a lot of the calls today. They've really gotten a lot of free throws. Actually, sa first half, pare, 19 yung binigay sa kanila. They made 17. Shell had 11 given them making 9, no? Malaking bagay yun. At when you have penetrators like San Miguel, San Miguel has o Samboy Lim, aba, mahirap ngayon, lalo na ngayon na nasa penalty. Half minutes, may oras pa, but really you've got to make a lot of defensive stops now, no? Hindi lang pwede shoot ka lang ng shoot, pababayaan mo mag-shoot yung kabila, hindi wala mangyayari sa buhay. Hindi rin nababawasan. Ganun din. Dumadagdag lang ang score, ngunit hindi nagbabago ang lamang. Bobby Parks open, aatake. Ayun, yes. Finally. Pero makikita mo, yung pagbaba niya, dahan-dahan, hindi kasing sigla nung kanina. The step is a little bit slower also, if you notice. Joey Guanyo about to come in. Talagang hirap na hirap si Stratus to dribble around, but he does get a foul from Richie Dixon. Sa papayata. Bobby Parks. Bobby Parks, Dr. J, limang personal fouls din ito. So, dalawang major players in major, major foul trouble. Benji Paras, Bobby Parks. Ayan, magkatabi sila ngayon. Isa pang foul, Colonel ka na. Oo, oh, yun. Promoted. Diba, partner, yun ang magkatapos sa major.
Magiging Kernel. Major eh. Pag sumobra, general na. May kilala nga akong major, talagang idol ko rin yun. Ito, pinanata ni Newport Quarter na eh, no? Naghahanap ka na ng miracle players eh, what you say. Wala si Alan, hindi nararamdaman ng San Miguel dahil si Samboy ang nag-take over na. At mahirap pa yan, pagka ibinalik mo pa itong si Alan mamaya, pag nakapahinga na siya ng todo, may problema pa yon. Bobby Parks now being bottled up. Tatlo-tatlo yung bumabatay. Joey Guanyo. Pagulo na. Masama talaga itong gabing to para sa Formula Shell. At yan, si Alan Kaidig, hindi pa bumabalik yan. Ha? And you see the Shell crowd, which is usually a very noisy crowd, has been really taken out of this ball game. San Miguel's fans are so much alive. They don't even believe the good fortune that's been happening to them. Sobrang ganda. Ito, support ball si Benji, or rather ni Benji. Itong si Nelson Saitono, baka mabuhayan ng konti dito. Marami nang supalpal si Benji rito. Nakakalimo na yan, Dr. J. Bumangga at offensive foul si Victor Pablo again. A well position, Guido Babilonia. Tingnan natin ulit yung play na yun, Gino. Yes, he bangs him first before he uses the guy as a leverage. So, foul. So, napunto si itong Formula Shell, which hasn't lost a ball game. Ito, natakot na si Strothers kay Benji para. Si Benji talagang nagbabaga. Aba, itong si Richie Tixon. Yun, Dr. J, palagay ko ang problema ng Formula Cell, yung mga guardia nila. They have no control of the game right now because of the so many mismatches created by the great play of Samboy Lim and Alan Kaidig. Nagkaroon ng malaking problema ang Shell sa kanilang defensa. And you have to give Samboy, I mean, he's not a defensive player, but he guarded Magsanop and Richie Tixon well in this game. Saitono, mahina doon sa pilang yan. At si Joey Guanyo, hawak na bola, nawala pa. Finally, Bobby Parks says, akin na to. Mabubuhayan pa kaya sila. Ito si Joey Guanyo, umatake. And Abuda giving up the foul. They've got to think of the teams that they're gonna have to play. Together, kasama niya si Gabby Velasco. Ang team before he practically retired, no? At makikita yung 40 seconds left. Pero bola ng Shell, so not safe. But pero minsan nagkakaroon ng kontrapelo dyan sa basketball. Paras is gonna drive in. Ooh, that was an easy layup. May halo pang hindi swerte. Medyo malas. So. Minamalas ng konti. Kanina may tira si Saldana sa ilalim libre sa third quarter. Like I said, it was an ugly shot, you know, na hindi tumama sa ano. Eto, nilabas na si Samboy pero ibinalik si Alan Kaidig. So hindi mo malaman kung ano epekto magagawa nito. Ayan. Ayun, ang epekto. 18 puntos na yung labang. Ang kombinasyong Kaidig-Lim, ang pinakamatinding kombinasyon. Good friends, no? And they've worked together, walang jealousy doon eh, di ba? Walang nice pass. Yan. Ayun, sa waka. Okay, what a dunk. Dapat kanina pa yan dumating para mas nabuhayan siguro yung Formula Shell. Pwedeng grand air shot of the sky yan. Ah, shot of the day. Kandidato natin yan. Pwede, pwede possible. Or the one of Bobby. Dunk. Kanina, maganda rin. Oo, marami tayong mga kandidato. Yan po, abangan nyo. Pati ang ating choice player of the game. Ayun, whipping a pass. Alan Kaidig. Pin are the players that sometimes hindi na-appreciate pero binabayaran ng tama yan. Ito si siyempre, alam yan eh, pagka negotiating table, alam mo kung anong ginagawa sa'yo. Na well, remember, Padim Israel used to do that, no? The type of player who could shoot but thought more of defense and things like that, illegal defense against Shell. So free throw shot coming up for San Miguel. Miguel partner, they are going to take first place all by their lonesome, 4-1 with Shell and Ginebra San Miguel at second place with 3-1, no? Pero of course, dahil nangyari dyan, dahil nauna San Miguel maglaro ng fifth game, no? But Ginebra, I know he's gonna play on Friday. Mamaya sila malalaman kalaban. Ah, sila ba? Sila ang kalaban. So isa magiging apat dun. Tatabla na naman sa San Miguel yung mananalo dun. Yun, ang diba? Labanan dun. Yan po ang ating main game on Friday. Kaya ngayon pa lang inaanyahan na namin kayo sa Araneta. Kung may oras kayo, magkita-kita tayo sa Biyernes. Bukas si Alvarez sa ilalim. Bumitin. Ay, sobrang sexy ng tira. Oh, mahina. Nakataas pa yung paa eh. Ano yun eh, pang litratong shot ang tawag natin doon eh. 88-71 po ang ating score. Itong Shell talagang minalas na. Ibinigay kay Victor Pablo at yun, inside points pero most of those points, parang pambigbigay na lang sa kanila. Kaya lumuwag na defensa na San Miguel. Their real defensive players are already seated on the bench. Nagawa na nila yung trabaho nila. Yeah. This is what you call an offensive team, except for Abuda, no? Strothers, ayan, si Abuda, baka makakuha pa yan. Ayan, patay. Ang last 2 minutes ay hatid sa inyo ng Tanduay Ram Junior Labad. Tanduay, the number one Ram.
pinatay sila ni Abuda. Maagam dumating ang pasko rito kay Abuda. Dalawang baskets today, ha? And real good defense also. Nelson also played well. He may not have made a lot of points, but he did his job today. That's going to put fear in the hearts of San Miguel's opponents dahil naglalaro sila as a team, eh. Oo, iba na. Hindi katulad nung una, palagay ko. That's why Alaska is so formidable. Like, they, you know they can come back because they always play as a team. Eh. Yan ang problema nila and they're so good at it. Ito, si Richie Tixon after a long pass. Fielded. Natapos niya yan, pero wala na. Kumbaga, mathematically possible, pero impossible din. Impossible. And I think that's only Tixon's first field goal here in the second half. Oh, isang shooting niya, Dr. J. 2 out of 9 sa 3 point land. So mahirap talaga yan. Yung unang 2 kaagad yun. Itong 7 huli ang naubos. Ito si Paul Alvarez. Nilagay ang bola sa labi ng ring at 92-75 po ang ating score. One ball game para sa koponan ng San Miguel Beer. Si Bobby Parks taking a 3 point shot. Wala. Hindi gabi ito para kay Bobby Parks. Yeah. Well, not that. I thought he really got his points early. Pero nung nagka-differensya na, eh, binigay na lang ni Benji kay Paul. Umupo na naman sa air. Gusto niya, no? Minsan, yeah, bibigyan natin ng bangko, ano? Ang hilig umupo sa air. Ang problema niya, kailangan hawakan niya. Tapos titira siya ng isang kamay. Hawakan niya ng isa. Bibigyan natin ng bangko. Ito si Bobby Parks. Was turned cold in this ball game. 27 points para kay Bobby Parks. Nelson Asaitono. Ito. Round robin time. Garbage points na ito, Chino, no? Huh? Oh, wala na. Pero abangan nyo yung aming choice player of the game. Oo, oh, intriguing yun dahil we'll get some good interviews. Mag-iisip tayo kung sinong hahapakin natin. Ito mga kaibigan, ang final seconds ng ating ball game, si Alvarez at si pagpapakita ng puntos. Pero most of them coming dito sa garbage time natin. 98-79. Ito si Benji. And slamming one in. Yung frustration niya, palagay ko doon niya na binuhos. Ang haba nito, ang daming puntos, ang daming assist ni, ano ha, ni Alan Kaitik dito, bibigay doon mga yung mga libreng tira ng mga kakampi. Pero kita mo rin yung Alan Kaitik, no? Sige na, marami na ako ng score sa karir ko. Ayun naman, pagkakataon nyo to. Wala naman din naman ako, hindi ko naman hinahabol yung scoring ni Ramon Fernandez, nila atoy ko. Happy birthday, atoy ko. Birthday ba ni Fortune Cookie? Ayun, kasi ka-birthday niya, anak ko. Ayun. Una, anak ko. One of the favorites natin yan, si Atoy Ko. Si Alvarez. Pinasok ang kanyang unang free throw shot. Dr. J, mabalik tayo dito sa San Miguel. Sabi natin, pagka third conference, always a threat. And definitely in this conference, they are a threat. Yeah, well, if they're gonna play like that, you know, if they can maintain this kind of teamwork, the defense that's there, si Gary Tevez again with our friend Jesse Abrea, who's the manager of the Koneta Astrodome. Good person, works hard. Jesse also a good golfer. Ah, magaling mga golf yun. Terrific. Ah, magaling. Oh, saan ka, ano na yan, batak na batak, sanay na sanay. Parang pro rin yun. Eh. Richie Tixon still continues three to struggle. 3 out of 10. 3 out of 10 para kay Richie Tixon. Final seconds of the ball game. At ang final winning margin, 86 points para sa San Miguel Beer, who just nailed its fourth victory against a defeat. Binigyan naman po nila ng Formula Shell ng kanilang unang talo sa 4 stars, 99-81. Magpapalik